common question ko na lang siguro for everyone is ano ang challenges sa inyo sa present setup na ngayon because of the pandemic? Ano ang pros and cons at saka syempre anong lessons na natutunan nyo? Ang learning ko kung titignan mo na mabuti para maiba naman yung happiness brings joy in life. Bitterness brings rot to the bones. So, either may kinalaman yung parable na yun, kaya ganito. Tapos, napansin ko nung ang ginawa ko po kasi nung pandemya, para makapag-insayo po, dito mga 800 days na po, dire-diretso ha, para makapag-insayo po, para hindi po ako kailangan po talaga alagaan yung katawan ko po. So, sari-saring, yun ang nangyari po, bumili nga po ng basketball court na portable, nag-iwalay naman po kami nung second wife ko po. So, nangyari po, dumiskarte po ako talaga para makapag-insayo pa rin po during the pandemya na ako lang mag-isa. So, nakalusot naman po, buti lang mababait din po yung, hindi naman po parang maikli lang po yung utak ng ibang mga politiko natin. Hindi sila, kumbaga, meron silang sariling pag-iisip, may IQ sila mataas. Kung mag-isa ka, pwede. Buti lang sinasabi na pwede na mag-insayo, buti lang. Tapos dito safe sa lugar na to, nakapunta ako dito. Buti, hygienic sila. Ayun, so, naging, pero ang napansin ko po, dun sa search ko po in for freedom ng time po na yun, napansin ko, okay, nagsama-sama tayo sa bahay natin o sila sa bahay nila, pero hindi po natahak yung sakit na dengue, yung mga lamok. Pagpasok ko sa mga ibang napuntahan ko, may mga lamok pa rin. Eh, ang ano, baka minsan na pagkakamalan yung COVID, dengue na pala, o typhoid na pala, or high fever na pala, parang ganun po. So, napansin ko, ganun pa man, hindi nila natatahak. Siguro ito na yung panahon para tahakin nila mabuti. Yung panahon naman po sa mga lamok. Dahil yung lamok, hindi po biro yan eh. Kung may nabuhay na dinosaur, yung mga lamok na kapatay din po, naalala niyo po yung nangyari kay yung sa anak ng taga-GMA host po, na reporter. Di ba namatay po siya sa typhoid? Si anak ni Ray Langit po. So hindi po biro yung lamok na yan. Yun po natutunan ko, hindi po nila natahak yun. Ang dami natahak, magsasama, paglilinis, pero hindi nila nalinis yung mga lamok. Hindi nila natanggal yung lamok sa tinagal-tagal na mabuhay, hindi nila natahak yung lamok. Yun po. At that, panoorin niyo po pelikula namin. Yung sa akin, naging epekto sa akin nung pandemya, parang mas nakita ko na wala lahat yung kwenta ng material na bagay. Kumbaga, yung like kahit yung kilala ka, kung sakali man na superstar ka or sikat ka, baliwala lahat yan eh. Parang napagtanto ko na hiram lang lahat yan. And parang dun sa nangyaring pandemya, parang sinusubukan na parang kung sakasakali ba kaya mong bumitaw sa lahat ng yan. Kung sakasakali ba kaya mo nang mamaalam sa mundo. Kung sakasakali ba, nasabi mo na yung mga bagay na gusto mong sabihin sa mga mahal mo sa buhay. So maraming mga tumatakbo sa isipan na kumbaga kinalabit nung pandemya. Na pwedeng sa isang iglap, wala ka na, makakalimutan ka na ng lahat. And sa isang iglap, wala ka na, pwedeng hindi mo na nasabi kay ganito na, 'di ba? Mahal mo siya, 'di ba? Special siya sa iyo. Na gusto mo magpasalamat dun sa friendship nyo or kung ano man relationship na meron kayo. So, maliit man or malaking bagay, parang feeling ko nung bago dumating yung pandemya, maraming naisasantabi na di-disregard. So, like ngayon, lalong-lalo na yung family ties, mas na-solidify eh. Parang yun minsan yung masakit ng pagpasok sa lock-in. Like ako personally, nararamdaman ko yung plight ng mga OFWs. Kung paano yung
sakit at kung paano yung pagtitiis nila na namawalay sa ano. Kasi like sa lock-in, alam mong andito ka lang din sa Pilipinas and hindi rin naman siya ganun katagal kung tutuusin. Pero dahil sa tinakbo nung isang taon na day in, day out, 24/7, magkakasama kayo na yung isang simpleng yakap ng asawa mo or ng anak mo, parang ang katumbas nun, di ba, 100,000 piso na kung tutuusin. Na nung dati, hindi, wala lang yan, uwi rin naman ako mamaya eh. Or di ba parang, hindi, bukas magkikita rin kami. Parang yung ngayon, bawat segundo mahalaga. So parang yun yung siguro masasabi kong isang side na napaka-positive nung nabigay ng pandemya. Siyempre, bukod pa dun sa TikTok, Tita Aster, nagpapasalamat ako, malaking bagay yung TikTok na ano, dahil kahit papano maraming dumating na ayuda ng dahil sa TikTok. And kahit papano maraming napangiti, napasaya. Ayan, si Andrea mukhang natuwa naman dun sa ginawa ng TikTok. Kay Ella, tinalo mo yung kikay eh. Kay Ella, nagpapasalamat ako dahil, di ba, nagkaroon ng buhay yung kulay pula kong heels. Nang dahil kay Ella. TikTok natin, highest view sa TikTok ko. Oo, oh, balita ko, 50 million na eh. Nasa 20 million na ata yun. Tapos wow. Si Bia, kahit alam kong hiyang-hiya dun sa gagawin namin, di ba? Pero talagang, yun, kumbaga. So, yun yung parang pananaw ko dun sa ano, Tita Aster. Kumbaga, marami rin, parang hindi lang din dapat parang tingnan yung negative niya eh. Parang marami rin siyang positives na kung tutuusin. Siguro para masasabing wake up call ganun. Ella? Sa akin naman po ang naging lesson kasi talaga ng pandemic sa atin is appreciate little things as in yung mga konting oras, talagang kailangan ma-appreciate mo na yung mga maliliit na bagay. Sabi nga nito to Gardo, yung mga mamahalin nyo, ano yan eh, baliwala yan pag nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Ang oras na lang talaga, tsaka sarili mo na lang talaga, tsaka pamilya mo, makakasama mo. Ang naging maganda po sa akin na nangyari during the pandemic is, ayun, napauwi po ako dito po sa Bulacan, which is matagal ng siguro more than 5 years na akong hindi umuwi dito ng matagal. Umuwi lang ako pag weekends or once a month, ganyan. Mas palagi ko po nakakasama yung pamilya ko and I feel more blessed nung nakasama ko po sila araw-araw compare sa ako lang mag-isa sa Manila, nagtatrabaho. Parang masyadong puro work yung nasa isip ko. Parang nagiging fast-paced yung buhay ko. Pero dahil sa pandemic, naging cherish every time, every moment, work. Naging balance yung work, sa sariling oras, sa pamilya, sa friends, naging balanse po. And yun nga, sabi ko nga, mas naging blessed ako nung nakasama ko palagi yung pamilya ko kasi mas nagkaroon kami ng understanding, mas lagi kami nag-uusap, nagbabonding, lagi kami magkasama pag nag-lunch, nagde-dinner. And mas palagi, mas nakakapag-open up po ako sa kanila. Parang mas nahanap ko yung sarili ko. Mas naging masaya ako nung naka-uwi ulit ako dito. Yun yung isa sa mga pinaka-thankful ako na nangyari dahil sa pandemic. Pero syempre, yung mga hindi naman po maganda is syempre nahihirapan tayo mag-work. Kasi bawi man tayo sa mga endorsements, sa mga ads online, pero ako namimiss ko po talaga yung taping, paggawa ng mga pelikula na matagalan talaga, yung mga ganyan po. Good thing po is mas mabilis yung trabaho kasi kailangan limitado lang yung oras, pero yung syempre medyo mahirap gumalaw kasi hindi ka secured eh. Kahit na sabihin mo lahat kayo nag-swab, di ba? Nangyayari po yun sa lahat ng shoot. Hindi lang sa ilan. Pero marami na po na kahit na naka-lock-in kayo, lahat kayo nagmamask, biglang lahat kayo negative papasok, biglang iba may positive, di ba? So, yun yung pinaka-nakakatakot pa rin na nangyayari. Katulad ngayon, ang hirap pa rin gumawa. Gusto ko kayo lahat makita. Mas gusto ko yung
press ko na lahat tayo nagsasama-sama ulit, kumakain muna bago kumain. Pero ito, yung computer lang po nakaharap ko. Pero buti na lang merong internet at na-invento yung mga ganitong bagay. Tuloy pa rin po yung buhay. So, maraming pros and cons. Pero syempre, dito na tayo. Kailangan isipin na lang talaga natin kung paano natin mamamaximize yung buhay natin in a good way.